So, what is up guys? This is the Twixter. So, today, nandito tayo sa bahay. So, kakarating ko lang. So, ang vlog na to is all about magta-transfer tayo ng PC from a brand new na casing. So, itong computer na to is sa kaibigan ko si Mark. Bumili siya ng bagong case para sa PC niya, which is yung rack na Hawani. So ito yung tsura guys. Yan. So ano ko sa inyo mamaya, papakita ko yung specs or yung features ng casing. Ito yung kanyang current na system unit. Generic yung kanyang case. Tapos ang specs ng ano na PC niya is i7 na 4th gen with 8 gigs of RAM, tapos naka GTX 1050 Ti. So itong case, meron siyang kasamang fans din na mga LED fans. So if you figure out natin kung paano natin mapapailaw lahat. Disclaimer, I'm not a PC modder or expert sa ganito. So tamang-tama ay ano lang yung idea, yung knowledge ko or idea. So figure out natin. Tapos bibilihan natin ng gamit kung ano yung kailangan. So parang ano na rin to, experiment. Vlog ko lang para in caso na may nakabili sa inyo ng ganitong case sa rack or so at least alam niyo na kung paano. So, let's get into it, guys. So, currently, dinidismantle ko at saka nililinisan itong system unit. So, pasensya sa shaky video, guys, at saka sa noise kasi nandito tayo sa bahay. So, hiniram, dinala ng kapatid ko yung camera. So, wala tayong camera at saka yung mga other peripherals like may mga tripod, handheld lang to, so bear with me. So ito yung system, so lilinisan natin siya using brush, tapos screwdriver. So meron din akong blower, pero mamaya na lang yun papakita natin. So for now, i-dismantle ko muna tong mga parts para ma-transfer dun sa bagong case. Na natin natanggal yung video card na. So next natin is ito, hard disk. So i-screw natin ng yung so, pagpasensyahan nyo na yung quality guys. Kasi cellphone lang ang gamit ko at saka handheld. So wala akong tripod. Hindi ko rin kasi plano na i-vlog to, pero para may makontent tayo. So basic lang tong ano yung specs ng PC, pero at least power pa rin siya, maka-play pa rin ng mga custom ay mga games. So mamaya i-reformat din natin to, tapos lalagyan natin ng mga games like yung NBA 2K19, tapos yung Battlefield 5, mga ganun yung mga bagong games kasi gamer itong may-ari nito. Tanggalan natin yung hindi mag-focus, tanggalan natin yung hard disk. So generic fans. Yeah, marumi na rin. Linisan din mamaya. So tatanggalin natin yung power supply. So generic na AVR 650 watts. May motherboard.
So ipapahiga ko na lang yun. So ayan, scroll lang natin itong mga mods. So lilinisan din natin ito after kasi alikabok na. Basic lang naman ng knowledge ko talaga sa computer, guys. Hindi man talaga. Hindi ako talaga as in yung parang sabi na modder yung parang kahit sa PC ko, guys. Hindi ako ano talaga. Hindi malakas yung PC dito sa bahay. Kahit yung ginagamit ko na laptop na. So, more on ako kasi more on utilization kung anong meron ako. Yung minamaximize ko talaga yung performance. So, minsan, masabi mo talaga na hindi kaya, katulad ng laptop ko. So, although nag-e-edit ako ng video doon na Adobe Premiere, pero hindi siya kaya na After Effects. Kaya, pag ano, pag mga ganun na, pag meron ng After Effects, sa ano ko, sa PC, sa office ako gumagamit. So hindi pa ako wala pa akong balak bumili na gaming rig or PC. So hindi ko to sa priority kasi as of now ano pa man din working or pwede pa naman yung PC ko yung laptop. Sooner, pag na ano na accomplish na yung ibang plano or goals, so saka tayo mag-upgrade. But for now, habang working pa siya, so stick muna tayo doon. So in-upgrade ko naman yun, naka SSD naman yun, tapos 12GB na lang. So mag-suffice na yun sa kailangan, mga needs for editing, vlogs, pictures, yun. Matigas siya. So, natanggal na natin yung MOBO, guys. Ito na yung motherboard. It's a Gigabyte H81M DS2. So, older na motherboard. Pero at least i7 siya. 4th gen. Tapos, 8GB naman yung RAM. So, okay siya. At least, makarun pa rin ng mga games. So, na-try na to, Call of Duty World War 2. I think, high settings, 2K18, ultra, ganun. So, na-post ko na rin yung video nun, dati, yung sa video card. Itong video card. So, dito na lang natin din lilinisan, kasi, makakapagod na mag ano doon sa labas. So using brush. So pasensya sa lighting, guys. Wala nang lighting. I'm using this yung pang trek na mask kasi wala akong mask. So anti-dust kasi may allergy. Ay may na tayo allergy tayo sa dust. Hindi siya nagmamaarte pero allergy talaga ako, guys. Ano, allergy rhinitis ang tawag. Tatapuan natin ito ng wet tissue mamaya. Dito na part lang, hindi dun sa mga mechanical. So yun yung dust sa buko. Dinisan lang natin yun mamaya. I'm gonna go to bed.
ito yung aircon. So yung front niya, so tempered glass. So maganda siya lagi ng fan kasi makikita talaga yung ilaw. So side niya, so tempered glass din. Side panel. So yun. So maganda yung ano dito design. Tapos parang ano siya, filter. Tapos yung logo na, bagong logo ng rack. Tapos sa gilid, ano siya, metal. Metal plate. Sa taas, so, sorry, medyo ano siya, malikabok. Speaker port. Ito, mga LED indicator. So for hard disk and power, speaker, mic, dalawang USB 2.0, power switch, isang USB 3.0, tapos Type-C connector, RGB. Ah, may RGB switch. Tapos, restart. So yan. Tapos sa taas, meron siyang filter. Ano, so nice. So madali siyang linisan. So sa likod, yung ganyang back panel. So merong bubuksan natin. Pero before yan, so nakalagay made in China. So malaki dito, pwede lagi ng fans. Ikat lang tayo dapat guys sa pagtanggal kasi all the fiberglass to. Siyempre mababasag din. Meron kasi meron ako nakita sa Facebook na nagpa-assemble ng PC tapos pinadeliver. Tapos pagdating, basag na yung ano, yung side panel. Sinusupport ko yung paa ko dito in case. So ito, ganito yung screw niya guys. So ito na. Tanggalin na natin. Oop. So glass talaga siya. Yan. So itatabi natin sa gilid. Dito na lang natin ilalagay sa may cushion. Para sa gilid. So sa loob, dito yung light niya in-order na. So King Bao na red light, LED light fans. So anim, 1, 2, 3, 4, 5. So anim na lights. May mga screws na rin siya. So nice kasi ito yung ginawari ko guys kasi kala ko isang side lang yung ganito. So may male female siya, so pwede mo siya makonek-konek. So safe tayo doon. So ito yung case sa baba. Tapos ito yung sa back panel. Mga screws, mga ano to? Rubber stuff. Ayan. So pa-practice rin tayo ng cable management dito. So, i-open ko na lang din yung side panel sa kabila para maayos natin yung cables din. So, sa side panel guys, hindi siya pares dun sa ano na yung screw na sa harapan. So, likod siya. So, parang same sa generic na casings. So, dahil matigas, gagamitan natin ng screwdriver. Single-handedly ginamit natin guys kasi gusto ko rin siya i-document kahit na cellphone na yung gamit ko. So yung may-ari pala nito guys, si Mark, wala siya ngayon dito kasi nasa pumunta sila sa probinsya nila. So bata pa yun. High school. So kalaro ko yun, magkalaro ko na yun ng NBA 2K. Since then, fan din na NBA.
tsaka PBA. So, same kami na interest. So, medyo matigas. Hindi ito pala kaso. Okay. Medyo matigas siya, guys. Nasaglit. Ayan ako lang. Ito yung itsura ng side panel niya. So, later na lang natin siya lilinisan, guys. Kasi, maabog. Dahil na rin natambay dito. Ilang months na rin kasi ito natambay sa kanila, guys. Kasi hindi siya marunong magkabit or mag-transfer. Tapos ako, busy rin sa trabaho. So, yun. Hindi matagal-tagal rin to. Excited na nga yun. Ang ganda siya kasi may filter sa taas. So, dust filter. So, madali lang siya malinisan. Ito yung side panel. So, ngayon, ilalagay natin yung motherboard. Gagamit naman natin ng blower, guys, para matanggal talaga yung dust. So, tingnan nyo naman, namumulan ako. So, allergy talaga ako sa dust. Sa likabok. So, kukunin ko muna yung blower, guys. So, ayan. Pao na yung blower, computer blower. So, tatry natin blow kahit papano ito. So, mura lang tong blower. Mura lang tong blower, guys. Nabili ka sa Lazada. Nabili na yung mga sa Lazada. So, ilang mag-1 year na sa to. Mag-1 year na. So, hindi pa siya nasira. So, that's a good sign. So, papahigain mo natin itong casing kasi mahirap magkabit ng motherboard. So, itong motherboard niya, guys, is Mini ITX. Oh, Mini ITX siya. So, hindi siya yung full tower. So, tama-tama rin sa Mobo na maliit Mini ITX. So, kabit na natin yung motherboard. So, as you can see, tama-tama lang yung fit ng motherboard sa case. So, Mini ITX siya. So, yun. Fit na fit siya yung holes. Yun, tingnan niyo yung gold holes. Yan. So, fit siya. So, screw ko muna, guys. Hirap na wala tripod. So, nakabit na natin yung mga screws, pati yung sa panel ng motherboard. So, ito, papalitan din natin to ng thermal paste. Pero as of now, wala akong thermal paste. Wala akong nakadala, or wala pa na akong nabili. So, leave lang muna natin. So, yan. Next, kabit natin yung other peripherals. So, linisa natin yung fan, guys. So, na-brush na natin itong fan. Kaya hindi makaabot sa side. Tapos, kung nagtataka kayo, guys, kung bakit may screwdriver. Or, ano. So, ang purpose yan, guys. Pinapablock natin yung fan na mag-spin pag nag-blower. Kasi, ang tendency yan, guys. Lalo na pag nakakabit siya sa computer o sa motherboard na ano, pag sobrang spin yan, isang ano, magiging problema. So, masisira yung fan. Then second, so habang umiikot ng mabilis, so nagpo-produce yan ng static na electricity, which is baka makasira sa mga motherboard. Ganun. So, para safe, So, para safe, so nilagyan natin siya na fan para i-blow hindi iikot yung fan.
casing na to, sa ilalim yung power supply. So, ito try natin lagay ito. If kasya. So, dito siya sa gilid. So, dahil yung fan niya dito, merong filter sa ilalim. Yan. Ibig sabihin yung exhaust sa baba. So, baliktad natin siyang ilalagay para lalabas yung init pababa. Nandito sa gilid yung panel. So, yan. Ganun. So, puti rin yung kanyang case. Ay, puti rin yung power supply. Pero baka later on mag-upgrade si Mark or ano nang rated PSU na itim din ng color para match siya. So, isi-screw ko muna ito, guys. Nakabit na natin siya, so sturdy na siya. So, ngayon, problemahin natin, guys, paano natin ito mapapalusot sa taas. So, meron siya dito sa side na mga butas. So, dyan natin siya papadaanin. Meron tayo isang problema, guys. Kasi yung itong power port para sa fan, hindi siya abot. So, yun. So, ginawa ko, guys, meron tayong isang sira na PSU dito. So, ginupit ko yung nakalimutan kong port sa fan ito na power. So, kinat ko yung para i-extend to. So, gagamit nun tayo ng electric tape para ma-extend. So, ayusin lang natin, guys, para hindi siya magkaroon ng problema later on. So, comment nyo lang sa baba if okay yung itong ginawa ko or may other alternatives na pwedeng gawin na safe. So, balik tayo sa pagkabit. Guys, so medyo yun, meron na siyang electric tape. So, hanapan na natin siya ng paraan paano mapaganda siya na hindi siya pangit tingnan. So, nagkasya naman siya dito sa taas. Kakabit natin. So, yun. So, medyo ano lang siya. Hanapan natin ng paraan para malinis siya tignan. So, yun. Nalinisan natin konti yung fan. So, gamitan na lang natin siya ng wet wipes kasi wala tayong towel. So, linisan lang natin siya para malinis. So, balikan ko na lang kayo, guys, after kasi wala akong tripod. Di ko mapagkita paano. So, yun, ginagamitan natin siya ng guys, na wet wipes. So, nilinisan natin yung loob kasi hindi ito nadadala ng brush or ng fan. So, talaga siya, dirt na dumidikit. So, maingat lang, guys, kasi baka mabali yung mga fan blades. Tapos, yan yun naman, no? Nandumi ang dirt. So, minsan, mas prepare ko gumamit ng wet wipes na lang isa sa mga towel kasi at least ito, yung alcohol niya, pang nagpapawet sa kanya, nag-evaporate kapag na-expose sa hangin, parang alcohol, yung alcohol niya. Unlike sa mga, mabasa, tas minsan, nagbibigay ng problem. So, usually, ito talaga ginagamit ko na
wet wipes kahit sa paglinis ng mga equipments. Pero hindi lang sa hindi sa screen guys ha. Iba yung kailangan na solution pag nasa yung mga LCD, ganun, nasa phone. So mga ano lang, covers, cover plate, metal plate, mga ganun. So, tingnan yung dumi. So, medyo okay-okay na siya, malinis na siya guys. Can see. So, ikakabit natin siya sa system unit na. Guys, nakabit na natin yung PSU. So, ngayon, nasolusyonan natin yung power supply ng fan. Ngayon naman yung hard disk. So, itong hard disk, guys, sa baba yung kanyang position. So, dito natin siya ilalagay. So, first, tatanggalin muna natin itong front panel kasi dito isi-screw yung hard disk. So alisin muna natin yung front panel guys. So dito na side lalagay natin yung hard disk guys. So na-screw ko na siya, ini-screw ko pa lang. Kakabit na natin yung hard drive. Ngayon, kakabit natin tong graphics card. So, alisin na natin tong side panel ng case. So, yun. Nandito para paglagay natin tong graphics card. Ano na siya? So, yung graphics card, linisan muna natin pala. Kasi hindi siya nalinisan pa. Video card. So, yun yung video card. So, screw na natin. Tsaka, ayun na yung sura yung sa back panel. So, ayan. So, ito na guys, yung extension. So, electrical tape na natin. So, gagawin natin guys, dahil may sealant din yung ating extension. Ikakabit na natin siya. Tapos, saka natin ikakabit yung video card. So, ipapatabi lang talaga natin siya sa... So, ganito yung mangyayari guys. Ipatabi muna natin kasi na... So, ipatabi talaga natin siya ng hook. Yan. Tapos, kakabit natin tong video card. So, kakabit ko muna bago ko papakita sa inyo guys. So, balik lang ako. So, dyan natin siya nilagay sa gilid. So, tingnan ko muna yung ano guys, yung CPU. So, currently working siya. Sinaksa ko siya sa TV via HDMI kasi itong video card walang VGA port. So, nakalimutan ko kunin yung converter kay Mark. So, tinay ko na sa TV. So,
luckily working yung system. Pero hindi pa natin nakabit yung fans. So working yung ating modded na wire. So ayan. Ito na siya currently. So after ng some testing, proceed tayo sa pagkabit na ng fans. So be right back, guys. Yun, currently working yung system. So babalik natin siya tapos ikakabit na natin yung mga fans. So good to see na working yung system. So I'll be right back. Tapos na natin siya i-test, guys. So ngayon, kakabit na natin itong mga fans. So yung fan in order sa Lazada, may free na siya screw, which is good. Itong brand, King Bao. So yun, kabit na natin, guys. A few moments later. So, update ko lang kayo, guys, sa status ng PC. So, kahapon, tinest natin yung airflow, tapos yung temperature. So, okay naman siya kung wala siyang application na nag-run. So, almost 40%, yun 50. So, ngayon, kagabi, tinay rin namin mag-watch ng movie and run ng games. Like 2K19, so okay naman yung ano niya, yung GPU almost 50%. So ngayon, ni-reformat ko na yung PC. So ito yung PC na, guys. So ayan. So in-installan ko ng Windows 10. Before kasi Windows 7 na yung gamit, tapos yung ito ng Windows 10. Na modded na OS. So ito license crack. Pero ayan. So far okay naman yung ano, performance, guys. And maganda talaga yung PC. Meron lang akong gagawing mga tweaks, like itatry ko baliktarin yung isang fan. Kasi medyo hindi siya maganda tignan yung lighting. Kasi yung una, airflow yung ginagawa natin. So ganito yung ano, ganito yung setup ng airflow. A few moments later. Setup ng airflow, guys. So pasensya talaga sa stability ng video kasi naka-handheld tayo. So itong tatlong fans, inward yung hangin. So blower siya papunta dito. So meron naman siya ditong air vents. May ventilation naman siya, so pwede siya makakuha ng hangin. Although itong case is glass. So ang side vents niya. So yan yung logo ng rack. Yan ako na lang kayo. Tapos tatlong fans na 120mm. So mamaya explain ko may yung mga problema ko pag ano, assemble nito. So sa taas may dalawang fan. So ito na yung sinasabi ko, guys. Yung isang fan, blower din siya pababa. So inward, pababa yung hangin niya. Kaya ganyan yung color. Tapos yung itong pangalawa, exhaust o palabas. So ibig sabihin, parang itong dito na fans, papasok yung hangin. Tapos ito, nilalabas niya yung ano, pati ito, exhaust din. So kung titignan nyo, iba yung lighting ng fans. Ganun din sa ilalim. So mas klaro yung blower na ito kaysa dito. So itatry natin na iganito rin. So parang pasok lahat na ano, ng hangin tapos nilalabas lang dito sa likod. So yan. Tapos may problema rin ako kasi yung itong 3.0 na
port niya sa motherboard, wala siyang con sa motherboard, wala siyang masaksakan. Hindi ko pa sure, i-research ko pa kung paano. So mamaya ipa kita ko sa inyo yung loob na slightly arranged na, tapos yung mga challenges at saka paano natin ginawa.